ating dakilain at sambahin ang Panginoong butin. Ikalay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa atin may lalang. Tanay, inako niya at hinirang kawang iniingatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong butin. Ikalay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo po ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya po tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-aniyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mong ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Esdras. Noong mga araw na iyon, sinulatan ni Haring Dario ang mga kagawad ng lalawigan na nasa kabila ng ilog. Sinabi niya, ipaubaya nila sa mga tagapamahalang Hudyo at sa kanilang matanda ang pagpapaayos ng templo. Ang magugugol dito ay kukuning lahat sa buwis na malilikom sa lalawigan sa kabila ng ilog. Akong si Dario ang lumagda sa kautsang ito. Ang lahat ng ito ay dapat matupad ng buong buo. Ipinagpatuloy ng mga Hudyo ang muling pagtatayo sa templo at sila'y nagtagumpay tulad ng sinabi ni na Propeta Ageo at Zacarias. Nayari nila ang templong ayon sa sinabi ng Diyos at sa utos ni Haring Sirio, Dario at Artaherhes. At nayari noong ikatlo ng Adar, ika-anim taon ng paghahari ni Haring Dario. Nang itinilaga ang templo, di magkamayo sa tuwa ang mga Israelita, mga saserdote, at mga Levitang nakabalik mula sa paggabihag.
Nagandog sila ang 100 toro, 200 tupang lalaki, at 40 kordero. Bilang hain naman para sa kasalanan, naghandog sila ng 12 kambing na lalaki, isa sa bawat lipi ng Israel. Pinagpangkat-pangkat nila ang mga saserdote at mga Levita. Sila'y binigyan ng kani-kanilang gawain at araw ng panunungkulan sa templo ayon sa kautusan ni Moises. Nang 14 ng unang buwan, ipinagdiwang ng mga nakabalik mula sa pagkabihag ang Paskwa. Nakapaglinis na noon ang mga Levita, kaya sila ang nagpatay sa korderong pampaskwa para sa mga nakabalik, sa mga sacerdote at sa mga kapwa nila Levita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng Poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitan ang pintuang lunsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Iyong Jerusalem, kay ganda ng anyo, maganda ang ayos na muling matayo. Dito maahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang hangad ang Poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Mapalad ang sumusunod sa salitang buhat sa Diyos at namumuhay ng angkop. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Ngunit hindi sila makalapit dahil sa dami ng tao. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Ibig nilang makipagkita sa inyo." Ngunit sinabi ni Jesus, "Ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito ang siya kong ina at mga kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas
at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Noong nakaraang taon po, ang ating inihayag na pangunahing tema sa ating Nazareno 2023, higit na mapalad ang nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito. Ito po ang buod ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Kung atin pong babalikan ang pagbasa, may sumigaw sa karamihan upang parangalan ang ina ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Subalit sinabi ni Jesus Nazareno, na bagamat mapalad ang kanyang ina, dahil nga siya'y naging anak niya, ay higit namang mas mapalad ang mga taong tatanggap ng kanyang salita upang tuparin ito sa kanilang buhay. Sasa kanila ang Panginoon at siya'y dadalhin nila sa kanilang mga puso. Kaya nga po minsan ang sinabi sa atin ni Apostol San Pablo na dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig kay Jesus Nazareno, naging kabilang tayo sa lahi ni Abraham at tayo ay magiging tagapagmana ng ipinangakong kaharian ng Diyos Ama. Kaya nga kung tayo ay mananalig kay Jesus Nazareno, nararapat lamang marunong tayong makinig. Bakit kailangan nating makinig? Dahil maraming bagay ang hindi pa natin alam. At una, tayong matututo kung tayo ay marunong makinig. At mga kapatid, ang una po nating dapat pinakikinggan ay ang salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos ang ating magiging gabay at patnubay. At ayon na rin sa sulat sa mga Hebreo, minsan ang sinabi na ang salita ng Diyos ay tunay ngang buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa pagkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at ng espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Kaya naman po mga kadiboto, kung tayo ay makikinig sa salita ng Diyos, tayong lahat ay lalago sa ating buhay pananampalataya. Kung tayo ay makikinig sa ating Panginoon, hindi magiging mahirap ang ating paglalakbay sa lupa. Kung tayo ay makikinig palagi, lagi nating madarama ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Sa atin pong panahon ngayon, inaagaw ng makabagong teknolohiya ang ating pagkakataon na makinig sa salita ng Diyos. Napakaraming tunog, napakaraming musika, napakaraming pwedeng pakinggan. Magbukas ka lang ng iyong gadgets, sari-saring tinig ang nag-aanyaya sa iyo na sila ay inyong pakinggan. Subalit magandang itanong sa ating mga sarili sa araw na ito, sino ba ang totoong pinakikinggan mo? Kaninong tinig ba ang magdadala sa iyo sa buhay na walang hanggan? At kung ikaw ay nakikinig, isa lamang
ang dapat na sagot mo. Walang iba kundi si Jesus Nazareno. Kaya nga't ang panalangin natin sa araw na ito, Nuestro Padre, Jesus Nazareno, turuan mong makinig kami sa iyo upang ang buhay namin magkaroon ng tamang direksyon. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang pangaral ni Jesus sa Ebanghelyo ay ang kanyang sariling buhay, ang ating panuntunan sa pagnanais nating malaman ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Diyos Ama upang makasunod tayo sa Kaniya at maisabuhay ang Kaniyang pangaral. Sa bawat panalangin at kahilingan, ang atin pong itutugon, maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban o Panginoon. Maging ganap nawa sa amin buhay ang iyong kalooban o Panginoon. Ang simbahan naway sa buhay ang espiritu ng Ebanghelyo at tuwin ang hanapin ang kalooban ng Diyos, manalangin tayo. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban o Panginoon. Atin nawang mapalalim ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating pagdilingkod sa mga dukha, may kapansanan at yaong mga kapuspalad, manalangin tayo. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban o Panginoon. Tayo naway maging tunay na bahagi ng pamilya ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging tapat sa kalooban ng Diyos Ama sa langit, manalangin tayo. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban o Panginoon. Atin nawang isa buhay sa araw-araw na pangyayari at kaganapan ng ating buhay, ang salita ng Diyos, manalangin tayo. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban o Panginoon. Ang mga yumao naway magtamo na walang hanggang liwanag at kapayapaan, manalangin tayo. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban o Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat na maging bahagi ng iyong pamilya sa pamamagitan ng aming pananampalatayang ipinahayag sa mabubuting gawain. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang tanggapit iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang ipinapahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Hesukristo
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggal lang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord,
For you are my light. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart, the unique joy of my heart. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw, bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, idigtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong
kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin.